hirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maglalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayahang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, saano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid kay Jesus." Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan.
O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway, pakalatin, at ang mga namumuhay, tumakas sa kanyang piling. Kung paanong niyaong ulap, tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong niyaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang pong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanang niyang templo, tumitingin sa ulilay sanggalang ng mga balo, may tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatakwata kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang hapon po ng Lunes sa inyong lahat. Ang magandang balita sa atin ngayon, maaari tayong mabuhay ng malaya sa takot at malayang magmahal dahil suma sa atin lagi ang Espiritu Santo, ang buhay na pag-ibig ng Diyos. Ang tanong po ay,
kung gaano tayo kakomportable sa kalayaang ito. Ang naghahatid po kasi ng kalayaang ito ay malaya rin. Ibig sabihin, hindi natin makokontrol ang Espiritu Santo. At dadalhin niya tayo sa maaaring hindi natin gusto. Ayon po sa unang pagbasa, natatanggap ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng binyag. Hindi lang ng pagsisisi at pagtatakwil sa kasalanan, kundi binyag sa bagong buhay sa Espiritu Santo na naghahatid sa atin ng dunong at tapang. Kaya hindi po tayo dapat matakot saan man tayo akayin ng Espiritu Santo. Mas malalim po kasi at mas ganap ang presensyang ito sa atin ng Diyos kaysa dati. Pero iira lang po ang bagong anyo ng presensyang ito sa paglisan ng dati niyang paraan ng pagiging naririto. Kaya nga po, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, sa madaling sabi, ay naglalarawan ng misteryong ito. Ng aling misteryo? Ng bagong anyo ng presensya na mas malalim at mas ganap. So hindi lang misteryo ng pangyayari sa buhay ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang pag-uwi niya sa Ama. Napaka-spectacular nga ng pagkakapresenta sa atin ni Apostol San Juan. At aaminin ko sa inyo, noong Linggo, binabasa ko ito. Minsan kasi ang aking technique kahit ako'y nakagawa na ng homilya, nakikinig at binabantayan kung ano ang pwede kong mahawakan doon sa napapakinggan. Noong Linggo, o kahapon pala, wala talaga akong mahawakan. Kasi inihihiwalay ko yung spectacular doon sa ordinaryo. At doon ako sa ordinaryo kakapit. Dahil doon ako nabubuhay sa ordinaryo. Isineshare ko lang sa inyo, ano, dahil siguro naman ang aking karanasan ay hindi masyadong kaiba sa inyong karanasan. Hindi naman siguro araw-araw ay makikita ninyo ang Panginoong Hesukristo na umaakyat sa langit sa ganong paraang napaka-spectacular. At na-realize ko, mga kapatid, I was doing it wrong. Tinitingnan ko yung something spectacular sa mga mata ng karaniwan. Kaya wala akong mahawakan. Maaaring ang kung ano ang spectacular ay tingnan sa spectacular at kung ano ang karaniwan ay tingnan sa karaniwan. Wala dito sa aking kodigo, pero bigyan lang natin ng kaunting background dito, ano, mga kapatid, para mas mahawakan natin kung ano bang ating pinag-uusapan. Ito po ay kabaligtaran. Ito pong mga araw na ito na paghahanda natin sa Pentecost, sa linggong darating, mga araw sa pagitan ng Ascension, kahapon, hanggang Pentecost, ay, ayun nga, paghahanda natin sa pagtanggap sa ipapadala niyang Espiritu Santo. Ano ho? Pero itong mga araw na ito, simula kahapon hanggang sa Pentecost, ay pagbabaligtad naman ng kung ano ang nangyari
doon sa Tore ng Babel. Napakinggan ninyo, sinasabi ni Jesus, darating ang araw at ngayon na nga na kayo ay magkakahiwa-hiwalay, magkakawatak-watak, iiwan ninyo ako. Doon po sa Tore ng Babel, noong sila ay gumawa ng pagkataas-taas na tore, yun ay para i-highlight yung kanilang pride na kaya nilang gumawa ng ganong istruktura hanggang maaabot ng posible at hanggang makikita ng kung sino yung pinakamalayo, makikita yon. Ang idinadamba na nila sa kanilang mga kalooban na na-e-express outwardly, palabas sa pamamagitan ng paggagawa ng tore, ay yung kanilang pride. Kaya alam nyo na nangyari sa kanila, nag-ikaiba-iba ang kanilang wika. Nagkaiba-iba, hindi sila nagkaintindihan, nagpangalat sila kung saan-saan dako ng daigdig at nagkahiwa-hiwalay. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit at pagpapadala niya ng Espiritu Santo ay para naman maging isa yung mga hiwa-hiwalay, yung mga iba-iba para gawing isa. Iba-iba man ang ating lingwahe para tayo ay makapagsalita ng iisang lingwahe. Ang lingwaheng ginagamit ng Espiritu Santo. Ang lingwahe ng pagmamahalan. Ito po ang magtatagni sa atin. Ito po ang magbubuklod sa atin bilang iisa. So, balikan natin, ano? Sabi natin kanina, ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay naglalarawan ng misteryo ng bagong anyo ng pagiging present niya sa atin. Hindi po kasi ibig sabihin na, okay, nabuhay siya, ipinanganak, nabuhay ng 33 taon, nag-serve ng 3 years, umakyat sa langit, bye-bye Lord, dyan ka na uli, umuwi ka na, bago gumagawa pa rin doon, hindi lang natin nakikita. Hindi po ganun kasimple. Pero mahahawakan natin ang misteryong ito, mga kapatid, kapag na-realize natin, unang-una, na hindi lang ito isang event sa buhay ni Jesus, kundi ito po ay pagbibigay linaw sa buong kahiwagaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ang pag-uwi niya sa Ama, ay pagbibigay linaw sa buong kahiwagaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa paano pong paraan? Nagpapahayag po kasi ito ng napakalaking paradox o kabalintunaan o sabihin ng irony sa pagitan ng presence at absence. Sa pagitan ng nahahawakang katotohanan at ng enduring spirit. At sa pagitan ng pagbitiw o pag-let go sa dating paraan ng pagiging present at pagtanggap naman sa bagong paraan ng pagiging present ng Diyos sa ating mga buhay. So sa madaling sabi, yung Diyos na hindi nahahawakan noon, hindi nakikita, nakasama ng mga disipulo, nahahawakan, nakikita, at ngayon, naroon na ulit siya sa pamamaraan ng pagiging kasama natin sa paraang hindi nakikita. Pero, mas dama. Bakit po? Kasi po, yung pag-akyat niya sa langit ay hindi pinuputol o binabago ang kanyang pagkakatawang tao.
patuloy ang kanyang pagkakatawang tao sa forma ng banal na Eukaristiya at nating mga mananampalataya. Napupurify po ng pag-alis ang presensya. Diba sabi nga, you'll never know what you're missing until it's gone. Pag wala na siya, yung dati mong binabaliwala, na akala mo'y naandyan lamang naman lagi sa iyong bahay, may dulo pala ang panahon na pag-uwi mo, iba na ang forma ng kanyang presence. Wala na siya doon sa dati niyang inuupuan. Wala na siya doon sa dati niyang hinihigaan. Pinupurify. Mas tinuturuan tayong mahalin habang naririto pa siya. Ang pagbabalik ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa Ama, mga kapatid, ay nagpapatibay naman sa atin, mga mananampalataya, bilang iisa sa Kanya. Sa misang ito, mga kapatid, gaano man ka alienated ang pakiramdam natin sa isa't isa, hindi na natin kilala ang ating katabi, na-alienate na natin yung pinakamalalapit sa atin, sa ating bahay, yung mga matatanda, yung mga sa tingin natin ay wala ng silbi. Maturuan nawa tayo ng Espiritu Santo na lalong mahalin sila ngayon pa lang habang nahahawakan pa natin sila, naririnig pa natin sila, maririnig pa nila ang masasabi natin kung gaano natin sila kamahal. Bagamat alam natin na kapag naroroon na sila, ay mas makagagawa sila ng kamanghamanghang mga bagay para sa atin, maipag-aadya tayo sa puong may kapal. Pero wag na nating antayin yung mga panahong yun. Ngayon pa lang, dito pa lang, ipadama ang bunga ng pakikiisa sa atin ng Espiritu Santo, ang pagmamahalan sa isa't isa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Sa bawat hiling at sa bawat dalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, loobing mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mo makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ng kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas na nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay.
ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihan, Ama at walang hanggang Diyos, alam po naming magagawa mo ang lahat. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin. At ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak,
at aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon, sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluia.
taga Israel, bayang sabit kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay lagi tapat kailanman. Si Kristo'y ihain na Pamaskong maamong lupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagkas, alleluia. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglayang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.